Wow, Pugi! Gosh, ang ganda! Laking tulong talaga pag nakasalamin tayo, ano? Hindi lang ito nakakatulong sa proteksyon para sa ating mga mata, at minsan nga, mapagkamalan pa tayong may kahawig na artista. Lalo na ang ginagamit mong shade ay Ray-Ban. Wow, astig, di ba? Yan ang pag-usapan natin ngayon kung paano nagsimula at saan galing ang eyewear product na ito, ang Ray-Ban. Pero bago ang lahat, ay hinihiling ko na mag-subscribe ka muna sa channel na ito at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga upcoming ko pang mga videos. At pakipalaw na rin ang Facebook page at TikTok channel. Sige na, umpisahan na natin! Ang Ray-Ban ay isang luxurious or isang mamahaling eyewear brand. At ito ay madaling makilala dahil sa mga sikat nila mga product line gaya ng Wayfarer at Aviator. Nagsimula ito noong 1936 sa Rochester, New York, USA. At ito ay pinagmamay-ari sa dalawang founder at maker mismo na si John Bausch at Henry Lumb. Sila ay mga expert optical instrument maker. Nagsimula ang lahat noong 1929 sa pamamagitan ni Colonel John A. MacReady, isang U.S. Army Air Corps. Siya ay nagkikipagsundo kina Bausch at Lumb na gawan sila ng isang eye protection para pangontra sa ultraviolet rays sa init ng araw habang sila ay lumilipad sa ere. At minsan, protection na rin sa fogging. Siguro sa panahon na yun, hindi pa masyadong maganda ang kalidad ng mga aircraft goggle noon. Kaya gumawa ng paraan si Colonel MacReady. Pagdating ng taong 1936, dito na unang lumabas ang prototype version na tinatawag nilang anti-glare. Ito ay gawa sa plastic frame at ginamitan ng green lenses. Ito ay may kakayahan na kontrolin ang init at liwanag na para di ka masilawan sa init ng araw at malamig at malinaw pa sa mata. Taong 1938, dito dinagdagan pa nila ng impact resistant lens. At sumunod na taon, dito na nila ina-upgrade at ito ay naka-metal frame na at green lenses pa rin na mas lalo pa siyang tumitibay gamitin. At nagustuhan nga ito ni Colonel MacReady at dito na rin nila naisipan na ipapalicense patented nila ang nagawa nilang bagong produkto. At ito ay naging Ray-Ban Aviator. At dito na nagsimula ang Ray-Ban Brand Company. At ito ay sumikat at tinangkilik ng mga tao hanggang ngayon sa buong mundo. Pansin niyo noon lalong sumikat si Tom Cruise dahil sa movie niya na Top Gun? Kasi piloto kasi siya sa movie na yon. At syempre, Ray-Ban ang ginagamit. Kaya pala, minsan napagkamalan ako si Tom Cruise pag nakasuot ako ng Ray-Ban sunglasses. Joke! Ayon din sa British Broadcasting Corporation or BBC, ang Ray-Ban Aviator ay totoong magandang gamitin dahil ito ay ginagamitan nila ng Kallichrome lens. At ito talaga ay dinisenyo para maganda ang makukuhang detalye na makikita ng ating mga mata. At minimize din ito ang haze filtering out of the blue light. Wow, galing! Ang galing ng invention sa dalawang founder na ito. Pero pagdating sa taong 1999, ibinenta ito ni Bausch at Lumb sa di malamang dahilan. Ito ay ibinenta nila sa halagang 640 million. Binili ito ng Luxottica Group, isang eyewear company na galing sa Milan, Italy. Sila lang naman ang nagmamay-ari sa mga sikat din na eyewear brand gaya ng Oakley, Dolce & Gabbana, Persol, Prada
at iba pa. Ito ay isa sa pinakamalaking eyewear company sa buong mundo. Wow, ang yaman pala ng nakabili sa Ray-Ban Company. Kayo mga idol, ano masasabi niyo sa topic natin ngayon? At ano sa tingin niyo bakit bininta ito nina Bausch at Lamp? Pag-usapan natin yan sa comment section. Paano mga idol? Hanggang dito na lang muna. Kita-kita lang tayo sa susunod ko na vlog. Kung nagustuhan mo ang ganitong content or mahilig ka sa ganitong content, paki-subscribe na lang at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga bago ko pang mga videos. Paki-follow na rin ang Facebook page at TikTok channel natin. At paki-like and share na rin para mas lalawak pa ang ating channel. Maraming salamat mga idol, hanggang sa muli!